Hi guys, hello. Musta? Musta kayo dyan? May gagawin tayo ngayon. Nauso diba ngayon yung prank? Magpa-prank tayo. Nauso ngayon yung prank order. Tapos hindi mo naman kukunin. Magpa-prank tayo. Tatawag tayo sa isang restaurant. Tapos mag-order tayo ng pagkain. Tapos gagawin natin, hindi natin pipick upin. Dadaya lang ako. Prank natin yung ano siya. Yung mga ano dito. Magpa-prank tayo ng restaurant. Hello? Yes? Opo, mag-order po kami. Ayan na guys, sumagot na. Mag-order po kami ng pagkain para sa lunch. Yes po. Opo. Itapin po namin. Meme. Kasi mag-lunch na po kami. Opo. Bali, ano po, 10 rice. 10 din na extra rice po. Tsaka ano. Tsaka... Opo. Ano po yung ulam niya? Ah, adobo. Ayan yung adobo na lang. Ah, 10 order din na adobo. Ayan. Sige po, pipikapin ko po maya maya. Opo, kailangan na po yung sir, kasi mag-dance na po kami. Okay, sige. 10 minutes na lang po. Sige po. Opo, tawag po ako maya maya sir, talag po. Sige, thank you. Ayan guys, na ano ko na. Plan natin. Kasi sabi ko tawag ako maya maya. Hello sir, yung order ko po kanina, hindi ko lang po kung prank lang po yun. Wala mo lang nang pwede order dito eh, i-junk shop to eh. Ikaw yung prank. Junk shop po kung ka-order. Prongkol ka. Thank you.
Anak, anak, good morning. Gumising ka na. Anak, gising ka na. Sige na. Gising ka na. Gising na na. Umaga na. Umaga na? Ay, umaga na pala. Pupunayin, babangon na ako. Anak, gising ka na. Sige na. Tayo na po, kanay. Nag-bait ko lang po. Anak, kumain ka. Kumain ka na marami. Mag-breakfast ka na. Masarap yung ulam. Sige na. Opo, nay. Kakain po ako. Marami. Sabi mo masarap yung ulam. Guys, kain tayo. Inanda ko ng nanay ko. Sarap ng ulam. Sarap ng luto niya, guys. Ayan o. Tingnan nyo. Oh, diba? Sarap. Sarap. Bakit masarap? Masarap. Ah. Kanton. Pancit na po. Finish. Kain na lang. Anak, katapos mo kumain, maligo ka na. Ha? Ligo ka na, anak. Ligo na. Ligo tayo. I'm done. I'm done. Natulog ka na, ha? Tanghali na. Dapat ang bata natutulog pag tanghali para tumangkad. Hmm? Tulog na. It's time to sleep. Wow. Fresh. Tapos ligo, sleep. Wow, sarap! Gising na. Ano ba? Matutulog ka na lang ba dyan? Sa linggo? Dalawang araw ka lang tulog, ah. Aba, gumising ka na. Dalawang araw ka na. Tulog. My goodness. Sumubra yung tulog. Tay. Tay. Sabi pala ni nanay may multo daw sa kusina. Nakita daw niya may multo daw sa kusina. Ay anak. Huwag ka magpapaniwala dyan sa nanay. Eh sabi niya eh. Huwag ka magpapaniwala dyan sa nanay mo. Sinungaling niya. Oo, may multo daw. Pakita niyo kagabi. Mabuti pa samahan mo ko sa kusina. Sige. Kuha lang ng tubig. Saglit lang yung tarang. Samahan mo. Samahan mo ko dito. Tarang na! Samahan mo ko. Madalim doon ang ilaw. Ano po ang result ng check-up ko? Bali, okay ka naman. Sakit eh. Okay na po ba ako? Nakikita ko naman, based on my observation, gumagaling ka naman ha. At hindi ka naman nag-delivery. Di ba ikaw yun yung kinagat ng aso? Ikaw ba yun? Ano ba yan, Tok? Ano ba yan? Hindi. Sakit lang yung tiyan ko eh. Hindi ba ikaw yun? Ay, sorry. Hindi ako yun. Tanga-tanga mo naman, Dok. Sa kabilang kwarto pala yun. Patay. Naturo ko na pa naman kita ng anti-rabies.
lang sa bahay. Hindi ko lang mahal. Tay, saan kayo pupunta? Ba't nakabihis kayo? Ito nga lang ako sa bahay. Sinuot ko lang ito kasi nga. Tagal ko na ito hindi sinusuot eh. Kinakalawang na. Ito lang sa bahay. Buwalis. 3 hours later. Nani? Omae wa mou shinde iru. Hindi ako sinama. Nangyari sa'yo. Dito lang sa kusina, nag-minuto. Kasi puro kalaro. Nangyari sa'yo. Dok, kumusta po yung result ng... Ano ko po? Yung sakit ko? May sakit po ba ako? Ito na. Ito na yung ano mo. Ito yung mga nararamdaman mo lagi. Na sinabi mo kanina na lagi kang nahihilo. Masakit lagi ang ulo. Bugnutin. Galit lagi. Tulala at tinatulog. Actually, sir. Wala kayong sakit. Ha? Di ba yun po yung nararamdaman ko? Yung sinabi ko sa inyo kanina. Wala po ba akong sakit? Wala talaga kayong sakit. Wala lang talaga kayo pera. Wala kayong pera, sir. Yun lang nakikita ko. At meron din ako napapansin sa inyo. Ang pagkapal ng mukha. Kumapal po ba? Kumapal po ba mukha ko? Pang ilang beses nyo na po ba nagpa-check up? Dito. Tatlong beses na po. Di ba pangatlo na? Nakapagbayad na ba kayo? Di pa po ako nakapagbayad. Di ba? Kapal nga. Yan mo, ang sexy mo. Masexy ka dyan. Love mo mo, maganda mo. Ano ka ba? Mas maganda ka dyan. Love, tingnan mo, ang ganda niya. Sexy na pa. Magandang katawan niya. Ulit mo talaga. Sinabi na nga, mas maganda ka dyan, mas lahat, ikaw na. Ulit mo ah. Oo nga. Astus mo Anak, anong ginagawa mo? Ano po? Pasikanton po, Nay. Tinatanggal ko lang po yung tubig. Ano ba yung tanda-tanda mo na? Di mo pa alam mag-ganyan? Tuturuan kita yung magandang diskarte. Para hindi ka mahirapan. Pinapahirapan mo lang sarili mo dyan eh. Tinan mo ko. Ano po ba yung tama? Ganito yung diskarte ha. Next time pag nagluto ka, tingnan mo. Ganito yan. Pinapahirapan mo lang sa sarili mo eh. Tingnan mo. Una, hugasan mo muna yung kamay mo. Yan. Tapos panalis yan ha. Tapos ganito. Tanggalin mo yung takip. Tapos kumin mo. Ganun mo, hindi ka natakip yung takip dyan eh. Inip. Hindi lang sinabi na mainip. Pre! Oh, bakit? Tara, sama mo ako, lusit. Sabi lang yun, naglalaway na kasi ako eh. Tulo yung laway ko, lusing-lusin ako eh. Eh, kakapi ako eh. Tsaka kayo yusin ko lang, kanina lang. Ikaw na lang. Tara na, mamaya na yan, kapi mo. Tara, mamaya na yan. May ako, saglitan tayo. Ulit mo ah. Sige, samahan kita. Saglit lang yan, ha. Ayun, nagkakapi ako. Doon tayo sa may, ano, may gilid. Makita tayo dito. Doon, sige, doon tayo. Taka na, taka na yung usay. Pahinga ako. Walay! Pahinga?
Kala ko meron ka eh. Kasi nag-iaya ka eh. Ano ba yan? Kala ko meron. Wala ko eh. Ano ba yan? Nabighani ang maraming netizen sa ganda ng isang batang Becky na pwede raw ihanay ang ganda sa mga artista at modelo. Una siyang napansin ng makuna ng litrato habang sakay ng pampasayerong jeep at kilalanin po natin siya. Josa, maputi at maganda. At hashtag how to be you. Ilan lang yan sa mga komento ng netizens matapos mag-viral ang larawang ito ng isang dalagita habang nakasakay sa isang pampasaherong jeep. Sa kanyang magandang mukha at makinis na balat, mabilis na humaling ang marami. Kaya naman sino mag-aakala pala isang she, kundi isang he. Ang bagong internet star, papasa rin daw ng younger sister ng Kapuso actress na si Kim Domingo. At take note, makeup at wig lang daw ang gamit. Hello! Subscribe po sa channel ko. Hindi po talaga ako bading. Nagbabading-badingin lang ako. Gusto po mo lang po sumikat sa social media. Mga hindi po sa akin nakakakilala dyan. Yan, kilala niyo na ako. Isa po akong lalaki. Kailan po ako nag-wewig? Kasi salamat po kami. Yan lang po. Usap-usapan po ngayon sa internet ang isang lalaking pinaalis at nababahala raw ang mga lalaki roon na maagawa ng misis dahil sa sobrang niyang gwapo. Pero paano nga ba nasusukat ang kagwapuhan o kagandahan ng isang tao? Alamin sa balitang hatid ni Dano Tingkungko. Ang dahilan, ang sobra raw niyang kagwapuhan na pinangangambahang makaakit ng mga babae sa festival. Eh, agree kaya mga kababayan natin, Dorothy, sa kapon. Napakagwapo niya. Mukha naman siyang hindi, ano. Mukha siyang hindi... Gwapo. Bakit gwapo? Eh, lalaki, tiyo mabigote, tsaka yung ano, tiyo yung bigote niya, mata niya. Sabi ninyong lalaking-lalaki siya. Eh, isa sa nakakadagdag na ano sa lalaki yan eh. Macho dating. Ika nga nila ang kagandahan o kagwapuhan nasa tumitingin daw. Pero sa pagtatanong ko, may ilang katangi ang lumulutang na mas gusto na kung nakararami. Matangkad. Matangos ang ilong. Pustiso, tsaka maganda yung lips, red lips. Matangos yung ilong, kas medyo singkit yung mata, maputi. Eh ako, pag tumina ko sa babae, legs. Huwag nang magtaka dahil ayon sa mga eksperto, may siyentipikong sukatan daw ang kagandahan. Ang golden ratio mula sa numerong 1.618 sa Fibonacci sequence. Makikita raw ito sa iba't ibang magagandang bagay sa mundo, pati na sa mukha ng tao. Yung sinasabi lang na proportional yung itsura, pantay-pantay, yung mata, yung ilong sa bibig. Ang itsura, refleksyon din daw ng iba pang katangian ng isang tao o di kaya'y ng personal na mithiin. Kapag symmetrical or proportional yung mukha niya, mas nakikita mo siya na malusog. Actually, yun naman, na-exhibit, hindi siya nakadanas ng stress, growing up, maayos yung papapalaki sa kanya. Ang tingin, pag mistiso ka, makapangyarihan ka. Pero syempre, sa kontemporaryong lipunang ito na nanghuhumaling sa mga social networking site, may epekto ang mga tinataguyod na imahe ng media sa kung ano ang nagiging maganda at hindi para sa atin. Bukod dyan, ang kagandahan ay hindi sa mukha lang. Dahil ang ugali, nakaka-epekto rin sa kung paano tayo hinihingi ng iba. You can be average, pero mas mapalangiti ka, mas pleasant ka tignan, mas magaang ka dalhin. That makes you stand out. Dano Tingkungko, GMA News. Hello mga kababayan, nandito naman tayo sa Kamuti Ka TV. Salamat sa mga subscribe sa channel na ito. Nandito tayo ngayon para sa balitang abroad. Isang kalat ang naganap sa Macau. Alamin natin kay James. Ako po si James, tag-uulat ngayon sa Balitang Abroad. Dito po tayo ngayon sa Macau para imbestigahan ang nangyayaring kaguluhan dito ngayon sa lamesang ito. Ayan, kung makikita nyo guys, ito nagkalat po at ngayon naka-report ito sa mga polis at inalam pa ng ating mga otoridad kung sino may kagagawa ng mga kalat na yan. Ayan guys, abangan nyo mga susunod na balita para alam nyo kung sino mga suspect. At ang mga polis ay tinitingnan ang gulo ng mga kamera kung saan nakatutok.
At grabe, napagalaman ng mga otoridad ng lugar na to ay wala palang kamera. Parang kaya nangangamuti ngayon ang mga otoridad. Guys, magbabalik sa studio. Ayan, nandito naman tayo sa studio. Salamat James sa iyong balita. At kinabangagod po natin ngayon ang ating reporto ng si James Macau at hindi pa po siya makauwi dahil sa walang flight. Ayan, abangan po natin pagpabalik niya. Ayan na po yung mga balita sa ngayon, Balita Abroad.